Nagbigay na nga ng reaksyon si dating Pangulong Duterte, patungkol sa isyu ng biglaang pagbibitiw ng kasama niyang kongresista sa partido ng PDP Laban, na si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Dong Gonzales, nang maipit ito sa tanong ni Liberal Party President Edsel Lagman, hinggil sa sinasabing personalidad umano na sumisira sa imahe ng kamera. Pumalas nga muna si Gonzales sa PDP Laban, matapos nitong banggitin ang pangalan ni Duterte, na siyang nagapusa raw sa Kongreso na pinakabulok na institusyon. Sabi naman ni Digong, "Nirirespeto ko ang desisyon niyang umalis sa partido at hinihikayat ko yung mga hindi umaayon or hindi niyo nagustuhan, you're always welcome to go out, wala naman akong ano. Kahit mag-isa na lang ako sa PDP, okay lang sa akin, wala akong problema. Even if ako na lang ang maiwan sa PDP sa buong Pilipinas, okay na ako, wala akong dynamics dyan." Hirit pa niya, "Ang importante kasi dyan yung prinsipyo. Kung may prinsipyo ka, magkakaintindihan talaga tayo. Ngayon kung wala kang prinsipyo sa buhay, na basta papayag ka lang just because of pakikisama, even if you're doing the wrong thing, do not expect me to clap my hands every time you make a stupid thing there." Matatanda ang dating Pangulo nga ang nagbigay ng hamon sa mga mambabatas kamakailan lamang, lalo na kay Speaker Romualdez, na buksan ang kanilang book of accounts para malaman raw ng taong bayan, kung paano nila nilustay ang pera ng mga tao. Kahit maglayasan pa umano ang mga miyembro ng PDP Laban ay walang problema sa kanya, kung hindi raw ito nakakasunod sa prinsipyo ng partido. Kaugnay nga nito, ay tila nagdrama nga si Romualdez, natitindig daw umano siya para sa mga umaatake sa Kongreso. Sabi pa niya, "Wala pong personal dito, trabaho lang. Nagkakaiba man tayo ng pananaw at paniniwala, nagkakaisa tayong tumitindig kung inaatake ang ating institusyon. Hindi rin natin papayagan ang sino man na pigilan tayo, sa pagganap ng ating mandato sa ating mga kababayan." Dahil nga dito ay may reaksyon naman ang dating presidential spokesperson na si Harry Roque sa ginagawa ngayon ni Romualdez. Sabi pa niya, "Nagugulat ako sa pangyayari ngayon. Abay nag-witch hunt sa mga hindi susuporta sa resolusyon, na kinokundi na si PRRD. Ano na nangyari sa ating Kongreso? Diba ang Kongreso dapat sila ang gagawa ng mga pulisiya, sa panahon na ang daming pagsubok sa ating bayan?" Sabi nga nila weak leader, pero hindi natin alam kung sino talaga ang namumuno ngayon. Parang si Martin Romualdez ang presidente, ginagawa niya lahat ng gusto niya, wala siyang pakialam. Parang siya na ang little president, ay big president pala, kasi malaki siya. Buwelta naman ng Duterte supporter na si Dr. Lorraine Badoy, makikita mo talaga ang karakter ng tao, pag meron silang hawak na kapangyarihan. At nakikita natin sa speaker ngayon, at saka itong mga nasa Kongreso. Sabi nga ni PRRD, "Hindi kayo special, mga trabahador lang kayo sa gobyerno, so ayusin natin ang mga utak natin. You are not untouchable, you are not above the law. You are the public servants of the Filipino people, which is why napakahalaga ng totoong humble na public servant gaya ni PRRD." Nakakagulat nga raw aniya kung paano magsalita si Romualdez, na tila may karapatan itong umayaw kahit ang panawagan ng taong bayan ay ang liquidation with resibo. Wika naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo, "Teka muna, bakit sino bang nang-aaway at pumipighil sa'yo? Wala namang nang-aaway sa'yo ah. Kung ang tinutukoy mo ay si dating Presidente Duterte, Speaker Martin, makinig ka ng maayos, para hindi ka nagkakamali ng landas. Hindi ka naman binabanotan eh. Humihingi lang ang dating Presidente Duterte ng accounting, hindi away yon. Kumbaga pinapaalalahanan kayo, ang inyong mga tungkulin, sapagkat a public office is a position of trust, and you're accountable to the people." Samantala, kung ang anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos ay nagpatutsada na kay dating Pangulong Duterte, subalit tila taliwas naman ang naging pahayag ngayon ng kapatid niyang si Senator Aimee Marcos, kaugnay sa ginagawa ng pinsang buo nila na si Tambaloslos sa mga Duterte. At narito ang bahagi ng kanyang mensahe. Saad pa niya, "Noong 2015, ako ang una at kaysa isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama. Matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon, may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin?
may loyalista kami, dahil loyalista kami. Ako, gaya ng aking ama ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan, sa hirap at sa mas mahirap, mabibilang na ligaya at sangkatutak na dusa. Yan ang iniwang legasiya sa akin, sa atin ng aking ama. Ang makatotohanang pagkakaisa, pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig, pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyaliste sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinakaloyaliste kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang kulukulong bansa, hindi tayo umiiral na parang mga isla. Dapat nagtatagpo ang dulo sa dulo, mata sa mata. Solid North, Solid South, Solid Pinas. Dagdag pa niya, inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaysa isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte, at kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako sa kanya. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod, ay hindi kailanman tahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong dumalang sa aking ama, noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingang para sa kanya. Ang sagot niya noon, ay sagot ko ngayon, hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya, higit lalo si Inday Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. Ayun nga kay Senator Aimee, ay handa siyang manindigan sa tinuturing niyang mga tunay na kaibigan, na sina dating Presidente Duterte at Vice President Sara Duterte, sa puwersa raw ng katiwalian at katrayduran na ginagawa sa kanila. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.